Balita naman sa lalawigan, 5 patay matapos sumabog at masunog ang isang bodega ng mga paputok sa Zamboanga City. Sa lakas nga ng pagsabog, nabasag ang mga salamin ng mga kalapit na establishmento. Sinundan niya ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Inabot ng mahigit isang oras bago naapula ang apoy. Nadamay ang 16 na bahay malapit sa bodega. Kabilang sa mga nasawi, ang isang batang 4 na taong gulang pati na rin ang kanyang ama't ina. Umabot sa 38 sugatan. 8 sa kanila ang nagtamo ng balalang pinsala sa katawan. Patuloy pang inaalam kung ano ang naging sanhi ng pagsabog maging ng sunog. 2 beses nagbuga ng usok ang bulkang Taal sa Batangas. Sa ulat nga ng PhilVox, nangyari ang phreatic eruption pasado alas 2 kahapon. Umabot sa mahigit 2,000 talampakan ang ibinuga nitong usok. Bukod pa nga dyan, ang ibinugang asupre ng bulkan mula noong Enero. Nakataas pa rin ang alert level 1 sa bulkang Taal. Ang ibig sabihin, bawal pumasok sa Volcano Island na isang permanent danger zone. Bawal ding lumipad ang mga sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Ninakawan habang tulog ang isang lalaki sa Plaridel, Bulacan. Naku, ang laking balita niyan. Sa video, nag-viral nga po sa social media. Kita ang lalaki na dahan-dahang pumasok sa kwarto ng ginagawang gusali. Nang makakuha ng tiyempo, kinuha niya ang set. Lalaking tulog, ninakawan. Sige, tuloy mo. Nang makakuha nga ng tiyempo, kinuha niya ang cellphone ng natutulog na lalaki. Hindi pa ito nakontento, tinangay rin ang isang bag. Ang kwento ng isa sa mga katiwala ng gusali, kinabukasan na lamang na napansin na nawawala nga ang cellphone at bag ng kanilang empleyado. Hinala ng residente o ang hinala nila, residente sa lugar ang suspect. Patuloy namang inaalam ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng suspect. Akala ko pagkakakilanlan ng tulog. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.